lahat sa mga nandirito ngayon sa simbahan dito sa Napico Christian Alliance Fellowship, maging sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon via online streaming. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway lahat po tayo pinagpala sa umagang ito. Atin pong tanggapin yung biyayang ibibigay pa ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Meron lang po akong babasahin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi po dito, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know your labor in the Lord is not in vain." Amen. So, tayo pong mga tagasunod ni Kristo, huwag po tayong mapanghinaan, though marami po tayong pinagdadaanan. I know lahat po tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, pero nawa itong mga pinagdadaanan natin sa buhay, hindi ito yung maging reason para ma-shaken yung faith natin. We need to stand firm and believe in the Lord. Amen? At lagi po nating panghawakan yung pangako ng Panginoon na lahat ng ating pagpapagal ay may reward pagdating sa langit, lalo na sa Kanya. Amen? Amen? Amen. Ayun. Alright, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na ipinagkulob mo sa bawat isa sa biyaya ng buhay na amin pong natanggap sa umagang ito. Lord God, amin pong pinagpapasalamat yung biyaya na amin pa pong matatanggap sa buong araw na ito. Lord God, dalangin namin sa umagang ito, pakasamahan mo kami sa aming pag-aawitan at sa pag-aaral ng iyong salita. Lord God, Maraming salamat din sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, sa mga blessings, sa mga miracles na ginawa mo sa bawat isa, O God. Maraming salamat, Panginoon. Truly, Lord God, your presence is enough sa aming lahat. Your love is enough para po sa bawat isa. Lord God, maraming salamat. Kulang ang salitang pasasalamat upang sambitin or sabihin sa iyo kung gaano kami talagang grateful sa inyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon. All the praise, Panginoon, itinataas namin sa inyo, God. Ngayon sa umagang ito, bigyan mo po kami ng dalisay na puso na handang tumanggap ng iyong mga salita, O God. Bigyan niyo po kami ng dalisay na puso, ng open heart upang tanggapin ka rin sa aming mga buhay. Ngayon sa mga oras na ito, we welcome your presence. We also welcome the presence of the Holy Spirit na siyang kumilos din sa aming pananambahan sa umagang ito. We also pray na kumilos ka rin at pumagitna sa aming mga kapatiran na nanonood ngayon via online streaming, O God. Na God, pumasa amin ka, Panginoon. May we feel your presence, Panginoon, sa mga oras na ito. Dalangin ko, Panginoon, na lahat ng comfort na kailangan namin sa mga oras na ito ay maramdaman namin. In Jesus' name, hallelujah. Lord God, pagpalain mo ang gawain na ito, Panginoon, maging ang lahat ng tatayo sa harapan, lalong-lalo na, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin mo upang ibahagi ang iyong salita. Lord God, nawa sa umagang ito, ma-reveal yung message na gusto mong i-reveal sa bawat isa. Lord God, kung ito'y pag-rebuke sa bawat isa, Lord God, amin po itong tatanggapin, Panginoon. Lord God, dinadakila ka namin, Panginoon. We magnify you, O God. Jesus, we love you, Panginoon. You deserve all the highest praises, O God. Kung ay pumagitna sa amin, Panginoon, we welcome you in our hearts, O God. Jesus. And as we close our eyes, we open our hearts, Panginoon, upang tanggapin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. God, kumilos ka nawa sa umagang ito. Hayaan mo maramdaman namin yung glory mo, O God, sa umagang ito. God, tinataas ka namin at muli, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, O God, ay tinatanggap namin sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.
endless love unrestrained. This is our God. Yeah.
nga, Panginoon, na Ikaw yung Panginoon na napaka-unique, O God. Ikaw yung makapangyarihan, Panginoon. There's no words, there's no right words to describe you, O God, kung gaano ka ka-powerful, Panginoon. Yes, Jesus. Hindi namin mahanap yung tamang salita kung paano ka namin i-describe, O God. We magnify you, O God. You're not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way. You are God.
are unchangeable, Lord. Tunay ngang hindi ka nagbabago, Panginoon. Truly a remarkable God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Jesus, hallelujah. Unshakable, that's what you are.
Tunay nga, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa inyong harapan. Hindi kami karapat-dapat ng inyong pagliligtas, O God. Pero patuloy mo kaming binabago, Panginoon. Hinihingi po namin ang kapatawaran, Panginoon, yung aming mga pagkakasalang paulit-ulit namin ginagawa, O God. Jesus, truly, Lord God, you are worthy, O God. Truly, it is worthy is the lamb that was slain, Panginoon. You are the most precious lamb. Maraming maraming salamat, Panginoon. Worthy is the lamb seated on the throne. Christ, yung makibukas sa Matthew chapter 18 verses 1 to 10. Matthew 18 verses 1 to 10. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtatanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Mas mabuti pa ang isang tao ang siyang bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siyang maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nanampalataya sa akin.
Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong na nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Verse 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi namamatay. Verse 9, kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pa roon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Pwede na po tayong magsiupo. Good morning everyone. Welcome po sa lahat ng naririto ngayon at sa mga kapatiran po natin na nagsisimbahay ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa ating worship team sa pangunguna sa ating mainit na pananambahan kanina. At sa pangunguna po sa ating scripture reading ni Vanessa Asas, maraming salamat po. At sa ating po pagsisimula, tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na minsan pa ay dinala niyo kami dito. Pinagtipon niyo po kami, pinagsama-sama niyo kami upang kami po ay manambahan sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. At sa aming pong pag-aaralan niyo salita, dalayan ko Panginoon, bigyan niyo po kami ng bukas na puso at kaisipan at ituro niyo po sa amin ang kahulugan at ang nais niyong ipabatid sa amin sa mga oras ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, yung mensahe ay matanggap ng aming mga puso at ito po ay matanim at tumago sa aming puso. Ito po ay aming maisabuhay. Pagpalain niyo po ang pag-aaral nito, Panginoon. Nawa, ang inyong banal na Espiritu siyang mangusap at magturo sa bawat sa amin. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang simbahan po ay binubuo ng mga tao. Kaya naman, hindi nakapagtataka na karamihan sa mga nagiging problema sa simbahan ay sa pagitan ng mga tao. Karaniwan po na nagiging resulta o sa karaniwan sa nagiging resulta ng problema ay mula sa mga bagay na ito. Una, hindi pagkakaunawaan o miscommunication. Diba? Madalas nagiging problema ito, hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaroon ng miscommunication. Iniisip niya na ganito yung sinasabi ng isa, pero hindi naman pala yun ang ibig niya sabihin. So, nagkakaroon ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, kapag nasaling yung pride ng isa o kaya ay nasaktan yung ego, no? Nagkakaroon ng problema. Pangatlo, ang pangatlong bagay naman ay yung tinatawag na spiritual immaturity. Yung pagiging immature spiritually. Yung una ay mahirap na iwasan totally. Pero yung pangalawa ay madali lang naman. Madali lang itong i-deal. Unless, kung tayo po ay talagang mataas ang ere o masyadong proud. Talagang mahirap tayong i-deal at mahirap nating makasundo ang mga tao kapag tayo po ay mataas masyado ang ating ere. At hindi tayo marunong magpakumbaba. Yung pangatlo, parehong mahirap at the same time, simple lang. No? Dahil para tayo mag-mature, it takes time and effort. Kailangan merong time. Kailangan paglalaanan talaga natin ang oras kung gusto nating mag-mature spiritually, kung gusto nating lumago, tayo ay lumalim sa ating pananampalataya, kinakailangan mag-effort tayo, mag-spend ng time para tayo ay mag-mature. Ang Diyos po ay napakahaba ang pasensya sa atin.
Kaya naman, dapat habaan din natin ang ating pasensya sa isa't isa. At dapat pagsikapan natin na tayo ay lumago at mag-mature. Okay. So para tayo lumago at mag-mature kay Kristo, maraming aspeto ang kailangan natin. At ang malaking bahagi nito ay nagmumula sa pagkaunawa tungkol sa pagkakaroon ng puso sa paglilingkod at kababaang loob. Kaya naman, ang tanong sa atin ngayon ay, will you be a servant or would you like to be famous? Ano ba ang gusto mo talaga mangyari? Maglilingkod ka ba o gusto mo lang magpasikat? Gusto mo maging servant or would you like to be famous? Sa araw na ito, titingnan po natin ang pangangailangan ng kababaang loob, halimbawa ng kababaang loob at halaga ng kababaang loob. Dahil ito po yung nakikita natin na pamamaraan para yung pong mga problema sa simbahan ay ating may iwasan. Okay? So titingnan po natin itong tatlong bagay na ito. Una, yung pangangailangan ng kababaang loob. Now, kung titingnan po natin, doon po sa verse 1, sabi doon, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong. Ano po yung kanilang question? Ang sabi po nila, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Nako. Itong argumentong ito ay, this question was spawned by an argument according to Mark chapter 9. Parang hindi ka panipaniwala, pero nangyari po. Can you believe? The disciples would have an argument. No? Ano ba yung pinagtatalunan nila? Ano ba yung pinag-aawayan nila? Ano ba yung hindi nila mapagkasunda? Sino ba magluluto? Sino ba maghuhugas ng plato pagkatapos kumain? Sino ba ang magbabalot ng mga tirang pagkain? Sino ba maglilinis ng CR? Sino magpupulos mga upuan? Sino ba maglalampaso ng sahig? No, hindi po ito ang kanilang pinagtatalunan. They were arguing about who will be the greatest. Ito po yung kanilang pinagtatalunan at ito po yung kanilang gustong mangyari sa bawat isa sa kanila. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Who would be the top? Who would be the number one? Ito po yung gusto ng maraming tao. To be a number one. Nobody wants to be the second. Everyone wants to be on top. Everyone wants to be the number one. And no one wants to be the second. Katatapos lang sabihin sa kanila ni Jesus ang tungkol sa krus at sa gagawing pagpapahiya sa kanya ng mga tao. Ito yung eksena nung sila ay magkaroon ng argumento. Sabi sa, siguro sinasabi rito ni John, ako ang unang nagising doon sa Mount of Transfiguration. Ito po yung kung saan isinama sila ni Jesus, tatlo sila, at doon po ay habang natutulog sila, naalimpungata sila dahil nakita nila si Jesus nagniningning at nakita rin nila kasama ni Jesus si Elijah doon sa bundok. At ito po ay tinatawag na Mount of Transfiguration dahil doon po ay nakita nila nagbagong anyo ni Jesus. So, siguro sinasabi ni John, ay ako yata ang unang nagising noong time na yon. No? At sabi naman ni James, ako naman ang unang nakakita kay Moses at kay Elijah. Sasagot naman si Peter, ako yata ang unang nag-worship. No? Kaya dapat ako number one, ako ang dapat greatest sa inyong lahat. No? At habang pinapakinggan sila ng ibang mga disciples na nagkatalo-talo, may sasagot ng ganito, kaya naman kayo isinama ni Jesus noon, dahil kapag iniwan niya kayo kahit sandali lang, baka mag-backslide na kayo. No? So, yun po yung kanilang argumento, yun po yung kanilang pinagtatalunan, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Dito, simple lang yung pinagtatalunan natin eh. No? Pinagtatalunan lang natin dito, sino ba pinakapogi sa lahat? Yun lang naman pinagtatalunan natin dito, di ba? No? Pero itong mga ito, ang kanilang pinagtatalunan, nako, who would be the greatest in the kingdom of heaven? Ang mga disciples, magkakasama sila, kasama nila si Jesus, papunta sila doon sa Capernaum. Si Jesus naman ay parang hindi sila pinapansin habang sila ay nagtatalo-talo. No? Para sila mga bata,
na nagtatalo-talo. Minsan, masakit sa ulo. Tapos, panay ang sumbungan. Oh, ito, oh, nangaasar si kuya, oh, si ate, oh. Panay ang sumbungan, nakakarindi, no? Minsan, titigil sandali, tapos, maya-maya, nagbubulungon yan. Tapos, maya-maya, nagtatalo na naman at maya-maya, malalakas na naman, nagsisigawan na naman, nagtatalo-talo na naman sila, nakakarindi kung ganito ang mga anak nyo. Diba? Yung dalawang, yung tipong, dalawa lang yung anak mo, pero ang katumbas, 20. Sa bandang huli, hindi na nakatiis si Jesus. Kaya tinanong sila, ano ba ang pinagtatalunan nyo? Sabi ni Jesus sa kanila. Now, hindi niya tinanong ito para maghingi lang ng informasyon. But, he asked this question to draw them into accountability. Jesus is not asking to gain the information, but he is asking to draw them into accountability. No? They let him know their question, and it starts preparing their acceptance speech when he hopefully says, it is them. Ang ginawa ni Jesus, para matigil itong pagtatalo-talong ito, tumawag siya ng isang bata. Pagkatapos kinarga niya ito, bilang ginamit niya yung bata na maging isang object lesson. It matters not whether you are 6 years old or 60 years old. Ito po yung tandaan natin. You only get into heaven one way. You only get into heaven one way. By humbling yourself. And all of us are still little children of God, and the humility should still be there. No? So, isa lamang ang daan patungo kay Kristo, ay patungo sa langit. At ito ay si Kristo. At makakapunta lang po tayo doon kung tayo ay magpapakababa sa harapan ng Diyos. Aaminin na tayo makasalanan, tatalikdan ang kasalanan, pagsisisihan ang kasalanan. And we will confess Jesus as our Lord and Savior. And that's the way you will only get into heaven. And no other way. You know, ang struggle ng mga disciples ay yung kanilang mga selfish pride and arrogance. Mga arrogante itong mga disciples na ito. At nako, ang tataas ng pride. Nagpapataasan sila ng ere. At itong mga disciples na ito, kailangan nilang matutunan ang lesson na ito. At tayo rin po mga kapatid, maging tayo, dapat nating matutunan ang lesson na ito. Kailangan natin itong matutunan ang pangangailangan ng kababaang loob. Humility. This is one lesson that we need to learn as a disciple, as a follower of Jesus Christ, ang magkaroon ng kababaang loob. Number two, yung pangangailangan o halimbawa ng kababaang loob. Ang ginawa example ni Jesus ay yung bata. You know, we enter the family only by humility. Paano ba tayo dumating dito sa mundo? Tayo as a baby. Isinilang tayo, napabilang tayo sa ating pamilya as a baby. And we enter our family only by humility. Ang mga baby, pag dumating sa mundong ito, walang maipagmamalaki. Walang maipagmamayabang na mga karapatan at kung ano-ano ang kanilang pwedeng gawin. Diba? Dahil ang isang baby ay sa kanyang pagsilang, dependent siya sa lahat ng bagay sa kanyang mga magulang. No? Wala pa siyang kayang gawin. Kapag nagutom yan, iiyak lang yan. Kapag umihi yan, di naman niya kaya magpalit ng diaper. So, lahat ay dependent siya, umaasa siya sa kanyang magulang. No? Wala pa siyang kayang gawin, kaya hindi pa siya pwedeng magyabang o hindi pa siya pwedeng magmalaki na hindi ko na kayo kailangan.
Ako na ang bahala sa sarili ko. No? Walang baby na ganun. Lahat dependent siya sa kanyang parents. Humility impacts the family. The disciples were in disunity. No? Hindi sila magkasundo, hindi sila magkaisa, no? Because of lack of humility. Now, paano ba nag-respond si Jesus sa attitude nito mga disciples na ito? He reminds them of how they got to be a disciple in the first place. And that is by humility. Ni-remind sila ni Jesus, paano ka ba naging follower ko? Paano ka ba naging disciple? No? Is by humility. Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nung tayo naligtas, no? Ang inaawit natin, just as I am, and nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. And during that time, we are saved because of humility, because we humbled ourselves in the presence of God, at inamin natin yung ating na tayo walang kakayahan ay ligtas ang ating sarili at nagpakababa sa harap ng Panginoon. Now, the same thing that happens to our children, they came into a family by humility, and humility impacts the family. Humility also impacts the fellowship. Doon po sa verse 5, ito po yung sinasabi, sabi po rito, ang sino mang tumatanggap sa isang batang ito o sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Alam niyo po, doon sa cross ng Kalbaryo, all are welcome. Lahat po tayo doon ay pantay-pantay. We are all level at the cross of Calvary and we are all welcome. The word received in this verse, doon po sa English version, ay ginamit yung salitang received. At ito pong salitang receive ay nangangahulugan na you are welcome. No? Ang sabi po rito, ang sino man tumatanggap sa isang batang ito o sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. No? The word receive in this verse means to welcome. And we strive to receive all types here. But sometimes, some types are harder to receive. Diba? Hindi naman lahat ng pupunta rito, hindi naman lahat ng nakakasama natin dito ay madaling tanggapin. Diba? But, para matanggap natin yan, it requires some humility on our part. Dapat meron humility. Aminin natin, meron tayo mga taong hindi gusto. Diba? Sa unang meeting natin, itong taong ito, hindi ko gusto ito. But, para maging maayos ang samahan, maayos ang relasyon, it will take humility on our part para we can get along with this people, with this person na sa una ay hindi natin gusto until such time we learn to like them because of humility. And we will never like them kung hindi tayo magkakaroon ng humility. So, yung humility, malaki ang impact sa fellowship. Humility also impacts our following. Verse 6, sabi rito, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Alam nyo, ang sinasabi ni Jesus dito, kung tayo ay magiging stumbling block, kung tayo ay magiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa natin, lalong-lalo na yung mga bata pa sa pananampalataya, tayo yung naging sanhi ng pagkakasala nila, naging stumbling block tayo, ang sabi ni Jesus, mabuti pa sa iyo ang bitina ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa laot ng dagat kaysa magiging sanhi tayo
o magiging stumbling block tayo. A humble disciple will make a disciple out of our newer little ones. We are to be good examples to them, especially kapag may mga bago. Dapat po tayo ng mga matatagal na, tayo magiging magandang halimbawa sa kanila so that we can expect them to go the same direction as we do. Ganun din po sa mga magulang. This is also true for parenting. Remember, we don't get what we want. We get what we are. Nasabi nga, kung ano ang puno, siyang bunga. Nakita na ba kayong puno ng santol na namunga ng mangga? Maliban na lang kung nagkaroon ng grafting, yung sanga ng mangga ay ipitinusok doon sa santol, pwede siyang mamunga ng mangga. Pero yung natural process, wala pa tayong nakita na puno ng santol na namunga ng mangga. Now, why don't we ask ourselves this question? Tanungin natin natin sarili ng katanungan ito. Ano kaya ang mangyayari sa simbahang ito kung ang bawat miyembro ay katulad ko? Yan, magandang tanong yan. Ano kaya ang mangyayari sa simbahang ito kung ang bawat miyembro ay katulad ko? No? So, pagbulay-bulayan po natin yan. Gustuhin mo natin o hindi, whether you like it or not, mga kapatid, tinitingnan po tayo ng ibang tao. Kristiyano man yan o hindi, especially mga bagong Christian, pumasok sa church, tinitingnan niya yung mga dinatnan niya sa church. Ano kayang klase mga Kristiyano nanday dito? Mga nangagagat kaya ito? Gustuhin man natin o hindi, mga kapatid, tinitingnan tayo ng ibang tao at kung hindi maganda example ang nakikita sa atin, ay nagko-commit po tayo ng spiritual child abuse. At matindi po ang kaparusahan nito sa kamay ng Diyos. You see, masama ang magkasala. Totoo naman, di ba? Masama ang magkasala. Pero, mas masama kung ikaw ang nagiging dahilan para sa isang tao na siya ay magkasala. Na dahil sa'yo, natisod siya at nagkasala siya. Dahil sa'yo, natisod siya at nahulog siya sa kasalanan. It's a serious error to set a bad example in word. So, bantayan po natin yung ating mga pinagsasasabi. Bantayan po natin yung ating mga jokes. Bantayan po natin yung ating mga kwento, yung mga ating kinichismis dyan, no? Dapat maging aware tayo. Dapat maging watchful tayo. Yung ating behavior and attitude, dapat na-check din natin as well. Kapag ang mga tao sa simbahan ay naglalaban-laban, kawawa yung mga bata sa pananampalataya at maaaring gamitin ito ng Diablo para sila ay umalis sa simbahan at lumipat sa iba na walang nag-aaway-aaway. No? So, kaya po may mga umaalis minsan sa church, nakikita niya yung mga member naman tayo, mga minsan, mga leaders pa nga, nag-aaway-aaway, di magkasundo. Nako, ang gulo-gulo naman sa simbahang ito, makalipat na nga lang doon sa kabila. No? Baka doon ay tahimik, baka doon ay peaceful ang lahat, baka doon ay mga humble ang mga tao. No? At walang nag-aaway-aaway. Kaya mga kapatid, kung ako sa inyo, yung mga konting di pagkakaunawaan, tapusin na natin yan. At kung may tampuhan man, oy, pag-usapan. Pag-usapan yan at magbati na. No? Again, sasabihin ko ulit ito sa inyo. Kapag may galit o tampo ka sa isang tao, hindi naman yung taong yun ang apektado. Sinong apektado? Ikaw na nagtatampo, ikaw na nagagalit. No? Dahil tuwing makikita mo yung taong yun, mabigat yung puso mo. Apektado pati pag-work mo. Apektado pati health mo. Kaya dapat tayong maging katulad ng mga bata na walang maipagmamalaki
at totally dependent tayo sa Panginoon. Number three, makita po natin dito ang halaga ng kababaang loob. The cost of humility. Verses 7 to 10, sabi po rito, napakahirap na kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong paggagalingan nito. Kung ang kamay o paamo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. A truly humble person is willing to do whatever it takes to build others up, not to tear them down. No? Ang tunay na humble, willing siya na i-build up, willing siya na tulungang lumago ang isang kapatid, hindi ida-down siya. Dapat ganun po tayo. To be a stepping stone, no? Dapat tayo po magiging stepping stone, not a stumbling block. Hindi tayo katitisuran. Dapat tayo maging stepping stone para mag-level up itong mga bata pa sa pananampalataya. Ang masakit, kung minsan, kung sino pa yung matatagal sa church, sila pa yung nagiging katisuran sa church. Sila pa yung nagiging sanhi na yung mga bata pa sa pananampalataya na nakatingin sa kanila ay mahulog sa kasalanan. So, as a true disciple of Jesus Christ, a true follower of Jesus Christ, we have to be a stepping stone, not a stumbling block. So, sabi sa isang kanta ng mga pambata, be careful, little hands, what you do. Be careful, little eyes, what you see. Be careful, little feet, where you go. Familiar ba kayo sa kantang yon? Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, alam niyo na. You may need to cut a person or something out of your life. Ano ba ito? Halimbawa, alam mo nang nasa maling relasyon ka, aba, itigil mo na yan. Alam mo namang ginagawa mo, bad habit, aba, itigil mo na yan. Alam mo nang masama, itinutuloy mo pa rin, eh, paano yung mga nakakakita sa'yo? Paano na yung mga bata sa pananampalataya na nakatingin sa'yo? A wrong relationship, a bad habit, an evil possession, a sinful attitude. Alam naman natin na lahat na ito ay hindi katanggap-tanggap o hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kung ayaw nating maging stumbling block, putulin na natin ito. Now, ito yung magandang sukatan para makatulong sa atin. Ano ba yung dapat nating itigil na? Ano ba yung ating dapat tapusin na? Ano ba yung ating dapat na isang tabi na o talikuran na? Okay? Ito po yung magandang pamantayan o sukatan. Tanungin natin, does this move me toward Jesus or move me away from Jesus? No? Ito bang ginagawa ko? Ito bang habit ko na ito? Ito bang pinapakinggan ko? Ito bang pinapanood ko? Ito bang taong ito ay nagpapalapit sa akin kay Jesus o nagpapalayo kay Jesus? Eh kapag yung bagay na yan na pinapanood natin, yung bagay na pinapakinggan natin, o yung taong sinasamahan natin, yung taong karelasyon natin, eh baka yan pa yung nagpapalayo sa'yo kay Jesus,
eh, hanggang maaga pa, stop mo na yan. Kung yung boyfriend mo o girlfriend mo nagpapalayo sa'yo kay Jesus, i-break mo na kaagad. Sinasabi ko na sa inyo, hanggang maaga pa. Eh kung kasal ka na, nako, wala ka na magagawa dyan. No? Because till death, ang magagawa mo dyan, pag-pray mo na lang, i-lay hands mo. Habang natutulog, i-lay hands mo ng i-lay hands. No? Ipag-fasting mo pa yan. No? So, yun po yung magandang panuntunan, magandang sukatan para makita natin ano ba yung mga dapat nating iwasan, ano ba yung mga dapat nating itigil na, ano ba yung mga dapat nating putulin na. Ito ba ay nakapagpapalapit sa akin o nakapagpapalayo sa akin kay Jesus? Kung nakapagpapalayo sa inyo kay Jesus, putuli na yan. Ask that question about the one you're dating. Tanungin mo yung sarili mo. Ito bang kadate ko lagi? Ito bang kasakasama ko lagi? Nagpapalapit ba sa akin kay Jesus? O nagpapalayo sa akin kay Jesus? Baka mamaya, ito pang humihila sa'yo, palayo kay Jesus, aba, itigil mo na yan, i-break mo na kaagad. No? What you're spending your money on, ano ba yung pinagkakagastusan mo? Yan ba ay nagpapalayo o nagpapalapit sa'yo kay Jesus? Kung nagpapalapit sa'yo kay Jesus, sige lang, go. Pero kung nagpapalayo, itigil mo na yan. Gastusin mo na lang sa ibang bagay. No? Itulong mo na lang sa church. No? Sayang lang yung pera mo kung itong bagay na pinagkakagastusan mo ay nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Ano ba yung iniisip mo? What you are thinking about? Does this thought brings you closer or farther to Jesus? Kung nagpapalayo, itigil mo na yan. A truly humble person won't mind paying a price. Their goal is to be a servant, not to be famous. Their goal is to be a servant, not a celebrity. Para sa kanila, hindi importante ang spotlight. Because para sa kanila, ang importante, makapaglingkod sa Panginoon kahit na walang nakakapansin sa kanya. That's the heart of a true servant. Ang sabi ni sitong si George Beverly Shea, inoferan siya ng isang magandang recording contract at ito pong offer sa kanya ay irresistible. No? But, tinurn down niya ito dahil sabi niya, it would set a poor example for the kids out there. Alam niyo, wala namang masama sa music. There was nothing wrong with the music he could have sung and the money he could have made, but he didn't just ask if anything was wrong with it, but also what's right with it. Not just what's good, but what's best. No, yun yung kanyang pamantayan. So tinanggay niya itong magandang offer sa kanya because sabi niya, eh, hindi magseset na magandang example sa mga kabataan na mga kapakinig ng music na yon, nakakantahin niya. Yung mga ibang mga Kristiyano ay pinangalandakan pa nila yung kanilang spiritual maturity. At ganito ang kanilang sinasabi, pupunta ako kung saan ko gustong pumunta. Gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. But they need to consider that they are setting an example for others. Tanda po natin itong mga kapatid. May mga nakatingin sa atin. Kagaya sinasabi ko kanina, gustuhin mo natin o hindi, may mga nakatingin sa atin. So we need to consider that we are setting an example for others. And we may have the right to do things, but we have the responsibility to consider how it may affect others around us. No? Of course, pwede mong gawin yung gusto mo. You have the right to do what you want to do, but
Remember, meron din tayong responsibility. Tingnan din natin kung paano ito makaka-apekto sa mga nakapaligid sa atin. So ito po yung gusto kong baunin natin sa araw na ito. Real humility is willing to abandon rights sometimes in order not to be a stumbling block but rather a stepping stone for the little ones who are all around us watching and ready to follow. Again, real humility, ang tunay na kababaang loob, is willing to abandon rights, no? Handa niyang isang tabi yung kanyang karapatan sometimes in order not to be a stumbling block upang hindi siya maging katisuran but rather a stepping stone for the little ones who are all around us watching and ready to follow. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga prinsipyo na aming natunghayan sa umaga ito. Tulungan niyo nga po kami bilang mga tunay na tagasunod ninyo na kami po ay magkaroon ng kababaang loob. Ng aming mga puso, Panginoon, ito pong pusong ito ay maging servant heart, Panginoon. Lord, nasabi niyo nga po sa inyong salita, if you want to be great, you have to be a servant. Nawa po, Panginoon, katulad ng mga bata, kami po ay magkaroon ng kababaang loob na katulad ito, Panginoon. At sa aming pagsunod sa inyo, sa aming paglilingkod sa inyo, dalayan ko po, Panginoon, na kami po ay maging mga stepping stones. Na kami po ang siyang maging gabay, maging tagaakay sa mga nakababata sa pananampalataya upang sila po ay patuloy na lumago at makilala ka ng mas malalim, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi po kami maging stumbling block. Na hindi po kami magiging sanhi ng ibang mga tao na nakakita sa amin, nagmamasid sa amin, ay mahulog sa kasalanan. Sa halip, Panginoon, sa aming pamagitan ng aming mga buhay, sila po ay makahimahikayat, ma-encourage na maging tapat sa inyo at palagi ang sumunod sa inyo, Panginoon. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabless po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Isa nga pong amen dyan sa mga nabless sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Parang wala kang kasama dito ah. Amen po ba? Amen. Kung nabless po tayo, i-bless naman natin ang ating Panginoon para sa kanyang gawain. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa 2 Corinthians 9:7-8. 2 Corinthians 9:7-8. Sabi po sa salita ng ating Panginoon, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 8. Magagawa na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa mga nais pong magbigay, maaari na po tayong pumunta sa unan at ilagay ang ating pagpapala para sa ating Panginoon. Down, shaking together and running over, yeah, and it will come back to you.
banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy na biyayang ipinagkakatiwala mo po sa amin. Panginoon, tunay na tapat at dakila ka sa iyong mga salita at mga pangako. Panginoon, wala kaming kayang gawin, Panginoon, sa aming sarili lamang. Makagawa lang namin ang lahat dahil sa tulong, Panginoon. Nawa sa mga nagbigay, Panginoon, pagpalain mo po sila. Pagpalain mo ang kanilang buhay, financial man ito, spiritual, Panginoon, at physical. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Katagpuin mo nga po sila, Panginoon, sa lahat ng oras. And we pray, Lord God, na sa mga nagbigay, patuloy mo silang samahan. At maging sa mga biyayang pinagkaloob nila, Panginoon, magamit ito sa iyong gawain. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita at sa mga pagpapalang ipinagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. Nawa, patuloy na magamit ang mga ikupong ito, Panginoon, sa inyong gawain. Patuloy naming pasasalamatan, luluwalhatiin at dadakilain, Panginoon, sa ilamang walang hanggang kapurihan, kapasalamatan at kaluwalhatian sa tanging pangalan ni Hesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. So, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. So, ngayong araw ay dadako na tayo sa ating announcement and invocation. So, syempre, nagpapasalamat po tayo ngayong araw para sa mga naging leaders. Simula po sa call to worship, syempre ang ating song leader. For our scripture reading, si Vanessa Asas. For our tithes and offering, si Jenna Rose Vasquez. And of course, ang ating speaker for today, Pastor Rafi Malang. And for our next leaders, that will be March 21, 2021. For our call to worship, we have of course our song leader. Scripture reading, yours truly, Alaysa Daraog. Tithes and offering, Gaylord Asas. And for our announcement, Charmaine Amador. And dadako na po tayo sa ating March 3rd week celebrants. Okay. So, happy birthday po sa mga nag-birthday po ng March, especially for our third week, March 12. Ito si Mayor. So, naghanda po siya kahapon dito po sa church. March 12, Demetrios Resines. March 15, Jeffiel Mendoza. And of course, March 18, Ate Catherine Vins. Alright. So, happy birthday po. So, pakibati po sila sa ating personal or social media. Alright, so ngayon ay dadako po tayo sa ating announcement. Important announcement, music ministry. So for our music ministry, meron po kayong first meeting 2021 and that will be on Saturday, March 20, 2021 after rehearsal. So anong oras po? 5 p.m. dito po sa Napico Christian Alliance Fellowship and attendance is a must. Okay, so for our NCAF youth, watch out for the following youth events. So on March 27, that will be our ELC Youth Leader Summit, venue CACF, or Cells Alive Christian Fellowship. Registration will be 150 each with meal and snacks. So April 9, that is Cella 2.0, a whole day video seminar to be viewed on your local church. And interest, topics, and workshop will be provided that will help your music ministry teams. So registration fee will be 500 pesos per church. And lastly, on May 28, 2021, that will be our ELCO or Youth Online Worship. So please save the dates. Thank you so much and have a blessed week. Yun lamang po. Okay, maraming salamat sa ating taga-announce, no? Kay Ma'am Alaysa Daraog. Tayo po ay dadako ngayon sa ating closing prayer and benediction. At tayo po ay tumayo at muli po ay magsama-sama tayo sa pananalangin. At ipanalangin po natin yung mga sa ating pananalangin, idulog po natin sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Alam po niya, hindi man natin sabihin, alam po niya kung ano yung ating pangangailangan.
At sa pagkakataon po ito, tayo po ay dumulog sa Kanya sa pananalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na Ikaw ang Diyos na may control. You are the sovereign God and You are in control. You are still on Your throne. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng mga nangyayari sa aming buhay, Ikaw pa rin ang Diyos na may control ng mga ito. At sa mga oras nga po ito, Panginoon, patuloy naming idinudulog sa inyo ang mga pangyayari sa aming bansa. Na sa mga panahong ito, Panginoon, ay muli na namang dumarami ang mga COVID cases, Panginoon. Lord, we pray that You will protect Your children, O God, from this virus, from this disease, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, bagamat kami po ay gumagawa ng mga safety measures, dalahin ko, Panginoon, na yung mga hindi mapapatay ng mga alcohol o anumang disinfectant ang ginagamit namin, kayo po ang siyang pumatay nito, Panginoon. Kayo po ang siyang lumukob sa amin, Panginoon. Lukuban niyo po kami ng inyong manaladugo at ingatan niyo po ang inyong mga anak na hindi po ma-exposed sa virus na ito, Panginoon. And Lord, dalayan ko nga po, Panginoon, as we continue to do the online worship, Panginoon, dalayan ko, Panginoon, yung mga nagsisimbahay, continue to minister to them, continue to encourage them. Bagamat hindi po sila nakapunta rito sa church, I pray, Lord, na bisitahin niyo po sila sa kanilang mga tahanan, that Your presence will be in their midst every time they gather together as a family to worship You, to spend time with Your Word. Dalayan ko po, Panginoon, na samahan niyo po sila sa kanilang mga kinalalagyan, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Makakasama po namin sa pananambahang ito na nasa kani-kanilang mga tahanan. Dalayan ko, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang kalingain, Panginoon. At nawa, anuman ang kanilang mga pangangailangan ngayon, tugunan niyo po ito, Panginoon. Lord, tinataas po namin sa inyo, mga kapatidan po namin na may mga karamdaman. Lord, heal them, Lord. Pagalingin niyo po si Donna, Panginoon. Pagalingin niyo po si Pastora Bing. Pagalingin niyo po si Helen sa kanilang mga karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon. You are our healer. You are our great physician. At nawa, Panginoon, Ikaw ang siyang kumilo sa kanilang mga buhay. Ikaw ang siyang magdulot ng kagalingan, kalakasan sa kanilang physical na pangangatawan. Lord, heal them totally. Heal them completely. At dalahin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong katatagpuin ang mga pangailangan ng bawat isa. Maging ito man ay financial, maging ito man ay emotional, maging ito man ay spiritual, Panginoon. Ikaw po ang sinakabatid ng dinadala ng bawat isa sa mga oras ito, Panginoon. Alam niyo po ang aming nasa puso. Alam niyo po ang aming mga kabigatan. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Mga kapatiran po namin na dumadaan sa mga depression, Panginoon, nakakarana sa mga anxieties, Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, tulungan niyo po sila na ang lahat ng ito ay kanilang malagpasan at mapagtagumpayan. Dalayan ko po, Panginoon, na samahan niyo po sila sa mga oras na sila po ay nakakaranas ng pag-atake ng mga anxieties, depression, loneliness. O God, Ikaw po ang siyang mag-comfort. Ikaw po ang siyang sumama sa bawat kapatiran po namin na paminsan-minsan o madalas nakakaranas ng mga ganito, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang nakakabatid ng lahat ng ito. Kaya po, sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat sa amin. Kami po, Panginoon, ay humaharap din sa mga mabibigat na pagsubok. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ito po mga bagay na ito ay nagdudulot sa amin ng sobrang stress. Ito po mga bagay na ito ay nagdudulot sa amin ng sobrang emotional distress, Panginoon. Tulungan niyo po kami
na ang mga bagay na ito nagpapabigat sa aming puso, nagdudulot sa amin ng stress. Tulungan niyo po kami. Ito ay mapagtagumpayan namin, Panginoon. Malagpasan namin. Lord, you are our strength. Ikaw po, Panginoon, na siyang patuloy magbigay ng kalakasan sa amin. Ikaw po ang siyang patuloy magbigay ng kapangyarihan sa amin na sa lahat ng aming ma-encounter, Panginoon, kami po ay magiging matagumpay. Sapagkat bilang mga anak po ninyo, bilang mga tinubos po ninyo, kami po ay tinubos po ninyo bilang maging mga mananagumpay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you all. Magandang tanghali po sa mga nagsisimbahay. God bless you all. Amen. Hallelujah. Isang pumapagpalang tanghali sa ating lahat. Praise and glory. Thank you.